Hello kids! Ngayon naman sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung karakteristik ng solutions, colloids, and suspensions. So magkakaroon tayo ng activities para mas maintindihan at maunawaan nyo. I-explain ko sa English at Tagalog. So muli, kasama ninyo si Teacher Bean. So bago natin simulan tong video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe at click mo rin yung notification bell para maging updated ka sa mga latest video tulad nito. So para mas maintindihan natin yung lesson natin for today, magkakaroon tayo ng mga activity at magagamitin sa lesson na ito. So madali lang naman to, makikita nyo ito lahat sa inyong bahay. So pwede nyo itong gawin para mas maunawaan nyo yung ating pag-aaralan. So una, kailangan natin ng, okay, of course, kailangan natin ng baso. Clear glass tulad nito, kung meron kayong available sa bahay. Kahit plastic bottle, pwede rin. Or plastic cup, pwede rin yun. Then we have here, kutsara, of course, kailangan natin. Then, kailangan natin ng tubig, of course, water. Then, kailangan natin ng this first one, mantika, oil, ang cooking oil. Then, we need a milk powder or gatas. Yeah. And then, kailangan natin ng asin o salt. Wala pong asin, pwede ding sugar ang gamitin kung ano available sa ating bahay. Pwede rin po yun. Okay, para sa ating first step, kunin natin yung glass, then water. Maglagay tayo ng tubig sa baso. Ayan, ganito, mga ganito pong karami. So, ayan. Okay, lagyan natin. So, next, kumuha tayo ng salt. Kahit mga 1 teaspoon. See. So, lalagay natin sa glass na may tubig yung asin. Then, i-mix natin mabuti. So, haluin nyo lang mabuti yung mixture. Mga 2 minutes or 3. So after 2 minutes or 3 minutes, ano na-observe nyo dun sa hinalo natin? So nakikita nyo pa ba yung salt na hinalo natin sa tubig? So hindi na natin siya nakikita ngayon dito. So ano nangyari? Natunaw siya dun sa water o sa tubig, yung asin. So kung ma-observe nyo, ito ay halimbawa ng tinatawag nating homogeneous mixture. Sa homogeneous mixture, only one phase lang yung nakikita natin. Hindi na natin nakikita yung hinalo natin. Tubig na lang ang nakikita natin ngayon. So dito, one or more solute dissolved in a solvent. So natunaw yung solutes, yun yung asin, dito sa solvent. Ito yung solvent, yung water. So yung tinunaw natin, yun yung solute, yung asin. So dito, single phase na lang yung nakikita natin. Na-observe natin, ito yung tubig, hindi na natin makita yung hinalo natin. So, hindi na siya makita ng ating naked eye. So, ito ay tinatawag na solution. Ang solution, kung saan one phase lang ang nakikita at totally na-dissolve yung solutes o yung hinalo natin. So, yan yung tinatawag na solution. And cannot be separate easily yung hinalo natin dito. So, iyan yon. So, isa pang karakteristik ng solution, it's not allow, does not allow beam light to scatter. Kung ma-observe nyo ito. So, hindi nag-i-scatter yung light. Yan. So, hindi siya nag-i-scatter dito sa solution. So, doon lang siya. Kung ma-observe nyo. So, hindi siya nag-i-scatter. Wala. So, yan. Ang halimbawa ng solution, doon lang siya sa
pinaka-solution. Another example ng solution ay yung sugar kapag hinalo natin sa water na totally nade-dissolve sa tubig. So, next naman. So, dito naman, sa susunod, kailangan pa rin natin ng water. Naglagay pa rin tayo ng tubig. So, sunod naman na lalagay natin ay, imimix natin ay oil or cooking oil. So, alagyan natin siya. Ayan. Tignan pa natin, konti. Then, saka natin siya i-mix. So, dito, kung ma-observe nyo, dito sa mixture na to, ayan, nakikita nyo ba yung oil? Okay, so nakikita natin. So, nagpunta siya sa taas. Ito, kung makikita nyo, nung hininto ko siya sa paghalo, napunta siya sa pinaka-top ng water, sa ibabaw. So, dito, makikita natin, visible yung particles. At nakikita ng ating naked eye, kung ma-observe nyo. Nagpunta siya sa pinaka-ibabaw. Ayan. So, yun. So, ilapit ko. Kita nyo? So, ito. Ayan. Punta sa ibabaw ng water. So, ang tawag sa dito ay suspension. Ito ang tinatawag nating suspensions. Kung saan yung kind of mixture are visible pa rin. At can be seen by our naked eye, pwede mag-settle siya sa baba o sa ilalim, or pwede sa taas. Kapag hindi na natin siya hinahalo, in a period of time, magsasettle siya. So dito, pwede mag-appear yung tinatawag nating cloudy appearance when two materials are mixed. So yan, pag hinahalo natin, nakikita pa rin natin. O ma-observe nyo. So, pag hinito ko ito, nagsasettle siya sa taas. So, ito ay suspension na tinatawag. Another example na itong tinatawag natin suspension, yung pag pinaghalo natin yung chalk, saka yung water. So, yon. And then, yung flour din and water, yung harina at tubig. So, yun yung other example ng suspensions na tinatawag natin. Okay, kung saan nakikita natin yung pinaghalong mixture. Okay, so for the third one, ito naman yung gagawin natin. Kailangan ulit natin ng tubig in a glass. Then, kailangan natin dito naman ng milk. So, meron tayo dito halimbawa ng powder milk. So, kuha tayo ng isang kutsara, imimix natin. Sa water. Ayan. So then, haluin natin mabuti, mga 2 minutes. Yan, mix lang natin mabuti sa water. So, kung mapapansin nyo, yung milk powder, ano nangyari doon sa water? Nag-disperse siya uniformly throughout the liquid. So, kumalat siya dito sa liquid o doon sa solvent natin na tubig. So, ang tawag sa dito ay tinatawag natin colloids. Pag sinabi natin colloids, solid or liquid particles are dispersed uniformly through a gas, liquid, and solid. Nag-disperse siya, kumakalat siya sa
pinagkakaluan niya. So, dito, kung ma-observe nyo, yung particles, if you look closer, na-observe pa rin natin siya by our eyes. Okay, bali sa colloids, yung mga particles may be seen kapag may beam of light tulad dun sa mga dust o alikabok. Like that, kapag may beam of light, ma-observe natin yung mga particles. So, yan yung sa colloid. Sa colloid naman, other example ng colloids are blood, yung dugo, whipped cream, and fog. Yan. Yan yung mga example ng colloids na tinatawag. So, hope students, natutunan nyo kung ano ang pagkakaiba at karakteristik na tinatawag nating mga mixture tulad ng colloids, suspensions, and solutions. So, hope to video na ito ay nakatulong upang mas maunawa nyo ang mga paksa at idea na to sa science. So, kung meron kayong katanungan o question or suggestion or comments, huwag lang mahiya, pwede kayong mag-comment sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo po itong video na ito, don't forget to like the subscribe and the like button. So, maraming salamat. Muli, kasama ninyo si Teacher Bean. So, till next time!